pa tayo dito. Bila. Ito, sa harap pa ng cellphone, ginagamit. Sabi muna kayo pagagamit kayo ng cellphone here in Baguio City. Otherwise, you are violating 49-2019 City Ordinance po yan. Anti-distracted walking ordinance yan. Pag nakita ko kayo, siguradong kayo ang bida sa vlog ko. Doon sa earlier vlog natin, na daming kasabay. I think it's more than 10. So, nakakalungkot kasi dumadami yung nagbabiolate sa city ordinance. Probably hindi nila alam yung anti-distracted walking ordinance, yung paggamit ng cellphone while walking. Ang nakakalungkot is, ayun si kuya. Oh. Tatawid ng pedestrian, gumagamit ng cellphone. Yan ang nakakalungkot. Ito is another one here. Si Manang, ayun si kuyang tumatawid, nasa harapan yung cellphone. Si kuyang laking mama pa naman ito, nagamit yung cellphone while transversing sa sa pedestrian. Ito si Manang, hindi alam sigurado nito na nagbabiolate siya ng City Ordinance 49-2019. Yan, masa nasa harapan ng cellphone, ginagamit yung pursuit. For sure, nagagamitin ang cellphone pag nasa harapan. Basta hawak-hawak ang cellphone. Ginagawa ko rin yan dati, kaya hindi ko rin din alam yung city ordinance nito. Now, since alam ko na, so hindi ko na ginagawa yung ganun, diba? Anything can happen, sabi nga ng police na tas kuya. Nabata pa, so for sure, nagpa-Facebook lang yan, nagmamartest lang si kuya. Marahin ka namang bag, may bag sa likod, pwedeng madukutan talaga kasi hindi niya na ano yung paglalakad niya. Hindi niya alintana yung paglalakad niya, kaya anything can happen. So, Ordinance 49-2019 po. Oh, yan. Yung anti-distracted walking ordinance. Yan. Ganyan, okay lang. Nakahinto kayo gamit yan ng cellphone. Si ate, oh, bago. Tsaka si kuya, bago tumawid ng pedestrian. Eh, pag nakita ko kayo dito, siguradong kayo ang bida sa vlog ko. Yan. This is the new segment here sa aking YouTube channel. Mga nagbabiolate ng city ordinance. Kasi hindi nila alam talaga eh. Diba, yun, oh. Hindi nila alam for sure yan si mami. Biglang binaba yung cellphone, alam yata na magiging bida siya dito sa vlog ko. Oo. Bida ka sa blog. Paano kung na bullpen? Ang bullpen mo ikarga kung may bullpen. Diba? Anong bullpen na pusit ka? Oh, sige, sige. Kung pituwa ka rin ha. 149 900. Sakto rin ito. May 900. Kasama na ito, karinyer. Ito si ate. May kausa ng karinyer. Hindi alam yan, sigurado. Most of the time, puro ito, social media yung nakikita ko. Sa 900. Sa kanilang cellphone, which is nagmamartes lang naman pala. Karinyer, eh, they can just do it later in the day or okay. Later pag nakarating na sila sa 900. Pupuntahan nila.
Ayan. Ayan, dito. Lipat tayo dito. Si Manang, ayan. Pasdom, may hawak na cellphone na ganyan. For sure, gagamitin yan. Ay ngayon ni Kuya doon. 900, 500, 600. Balik tayo dito sa pwesto ko. Kahina, and meron na kagad tayo nakita. Marang swerte dito sa ano na to. Si Manang. Parang zombie kong maglakad. Tama? Hmm? Nakikimarkas lang yan sigurado. Mare, papunta na ako. Mare, papunta na ako. Ayan, ganap tayo ng pasaway. Ay, si ate. Pink na pink. Ah, ayan. Gumagamit ng cellphone while walking. Mm-hmm. So, yung anti-distracted walking ordinance po, 49, that's 2019 ang numero niya. Anti-distracted walking ordinance po yan. Nagbabawal yung paggamit ng cellphone while walking. Bakit po? Pwedeng ma-snatch. Pwede kayong madukutan. O, yung mga bag nyo, pwedeng ano, pwedeng, kasi hindi nyo ano, si Manang, oh. Hindi nyo alintana yung nangyayari kasi nakapokus kayo sa cellphone. So, bago tumawid ang si ate sa cellphone, it's okay. Huwag naman sana yung party pagtawid. Yun, gano'n, sa cellphone. So, pag nandito kayo sa Baguio, nakita ko kayo for sure, kayo ang bida sa vlog. Tignan natin. Ginagamit ang cellphone habang nasa pedestrian, di ba? Ordinance 49-2019 po, yung anti-distracted walking ordinance here in Baguio City. Since implementation is not that good, maraming mga pasaway ito since clear violation ng nagme-messenger. Nakita ko nasa messenger si ate. Ito isa bida ka sa vlog ko, nagbabiolate ka ng ordinance 49-2019. Yan po yung ordinance na nagsasabi na bawal gumamit ng cellphone while walking. Anti-distracted walking ordinance po. Anything can happen po, like ganyan, pedestrian, nadapa kayo, since ginagamit yung cellphone nyo, yun. Boom. Ay, si Kuya, oh, patawid ng pedestrian, naka-cellphone pa rin, di ba? Daming ano ngayon, bida sa vlog ko na ito. Okay, ito pa, pangalawang vlog ko na ito, and yet, daming yan. So, kung meron kayong kaibigan here in Baguio City, please do remind them na bawal po yung paggamit ng cellphone while walking. Ordinance 49-2019 po yan. It's 10 o'clock in the morning and ganito, ang dami nating nakikita ng mga pasaway. Ang dami nating bida ngayon, araw na ito. Sila yung mga pasaway dito sa Baguio City. Ayun, yung dalawa doon nag-gumagamit ng cellphone. Sana pagtawid nila. Titingnan natin kung pagtawid nila. Is gumagamit pa rin sila ng cellphone. So, lot of people are walking here now. So, you know, maraming tao din gumagamit ng cellphone. What will happen si ate? Ah, hindi nila ginamit. Ito si ate. Ayun, dalawang ate ko sa Empaisa. Ah, diba? Yan ang the best example si ma'am. Tumabi muna din nag-gumamit ng cellphone. Yan, salute sa'yo ma'am. Good example. Si Kuya, nagsa-cellphone din yun. Nagpausap, nasa tabi lang din. Ito yung dalawa.
Ordinance 49-019 po yung binabiolate ninyo while walking on second road. That's it. Uy, tatapusin ko na sana ang vlog ko. Meron pang naging ano, bida. Ito, dalawa. Tama. Si Kuya, oh. Pag-ewang-gewang na ilakad niya. Ordinance 49-019 po here in Baguio City. Anti-distracted walking ordinance since implementation is that. Yan, gagawin na lang nating mga pasaway here in Baguio City. Yan. Walking on the pedestrian. Yan. Nagamit ang cellphone. Kasi Kuya kasama yung jowa niya. Buntis pa naman si ate. Ordinance 49-019 sa kabila, yun, may nakita ako. Ayan. Again, this is Mr. Arnold, si Ikulachan and Rondo. Stay tuned for more. Ang daming ano dito talaga ngayon. Ang daming mga bida sa vlog na to. Ito yata yung hotspot area kung saan marami tayong makikita ang bida. Kasi in a matter of ilang minutes lang, half an hour, ang dami na nating nakita dito here. So probably I'll be doing vlogs from time to time dito sa area na to. Tataposin ko na sana si Kuya. Tatawid sa pedestrian, nagsa cellphone. Diba? Pasaway talaga. I can call them pasaway. Again, this is Mr. Arnold Chiquilotian and drawing from Station 4 more and peace out.